to mga kabeshi, haggard ang lola nyo ngayon kasi nga ako'y inuubo tsaka sinisipon. So nakakatakot ako kasi nag-positive yung isang minailit namin dyan sa school ng aking lola. So considered as close contact kami, contact tracing kami. So anyway, bukas magpapabakuna po ako. Ang inoobserban ko lang yung aking lola. Anyway, nandun siya tulog naman. Hopefully, hindi kami nakapitan ng virus. So, may fully vaccinated na yung lola ko hanggang third shot. Ako bukas, ang appointment ko dyan sa Clalit or dyan sa clinic ng dyan sa malapit dito sa bahay. So, yun, gumawa pa ako ng, ano, ng salabat. Kasi prevention is better than cure. Kung nararamdaman nyo sa sarili nyo na lumargi siya tub kayo, na may sipon, may ano, it's better mag-ano na. Nag-take na ako ng paracetamol kahapon to sure na sana hindi ako infected. Oy baboy, marami pa akong project. Makakakabahan yung ano, kakabahan yung pamilya ko sa Pinas. Anyway, fighter naman ako. Siguro with the help of our Lord, hindi naman tayo infected. So yan, salabat mga kabeshi, yung aking ibablog ngayon na ano, na may lemon tsaka luya. So yan, very easy mga kabeshi. Kung nararamdaman niyo na hindi na kayo okay, salabat tsaka lemon. Cheers mga kabeshi. Pagdasal niyo kami dito. Ito pinakamabisang gamot para sa sipon at ubo mga kabeshi. Ito yung proven na to, yung luya tsaka lemon tsaka tea. Itong tea, inaano ko na lang, replacement for ano, kung ano yung magka-coffee ako ganyan, so tea. May inuubo kasi ako at saka sinisipon. So bago ako magpa-swab test bukas at magpabakuna, ito muna, first aid. Sabi nga nila prevention is better than cure. So yun, nilalaga ko na mga 5 minutes or 10 minutes, pwede na yan, para maluto lang yung luya. Ay naku mga kabeshi, nakakatakot na yung sitwasyon, lalo na ngayon may nabalitaan kami na yung manager ng school na papasukan ng aking lola ay infected ng coronavirus. So close contact kami. So ito mga beshi, ito muna yung ano, ginagamot ko. Uminom na pala ako ng paracetamol kanina, kahapon. Mamaya iinom uli ako for ano, for sure na sana wag naman sana. Kaya kayo mga kabeshi, ingat kayo dyan ha, ingat kayo. Hi shalom mga kabeshi. So maglalaga ako ng ano, salabat na nilagyan ko ng lemon tsaka tea para magkaroon naman ng konting kulay yung ating salabat. Ayan, kailangan kong magsalabat kasi ako'y sinisipon. Shalom mga kabeshi, booker to. So, naglalaga ako ng luya, tsaka lemon, tsaka nilagyan ko ng tea. Para ano, instead na coffee, yung ikape ko or chocolate, ito na lang. Kasi ako'y sinisipon ngayon mga kabeshi. At inuubo, nakakatakot, diba ho? So yan, kumukulo na ito mga kabeshi. So mamaya, mga after 5 minutes, luto na yung ano, yung luya. So yan mga kabeshi, naku, mag-ingat kayo dyan kasi talagang kahit fully vaccine kayo, huwag kayong magpakampante kasi itong corona, itong COVID ay palakasan na lang ng resistensya mga kabeshi. So optional, kung gusto nyong lagyan ng konting asukal, pwede siguro, basta ano, or kung gusto nyo asin kasi yun, nakakagamot yun ng ano, ng COVID sabi nila. Masakit na kasi yung ano, yung throat ko, kaya kailangan kong magsalabat. Just in case na hindi pa ito gumaling, anyway, for bakuna na ako bukas, may appointment na ako sa ano, sa clinic dito. Either magpa-swab test ako mamayang hapon or sabay swab test sabay bakuna, kung pwede ba yun. Okay yan mga kabeshi, so gumawa lang po kayo ng salabat, luya, lemon, tsaka tea, or optional yan kung gusto niya lang na ano, luya lang. Kung walang lemon, kalamansi, kung ayaw niya may tea, okay lang din. Yan mga kabeshi, keep safe, ingat! Kabeshi, booker top sa inyong lahat. Ang ibablog ko ngayon ay tungkol sa kung ano yung mga pwedeng kainin ng mga nakakaranas ng
ng trangkaso, ng sipon, mga ganyan, pag-uubo. So, siguro hindi lang naman sa labat yung pwede nating ano, pwede natin inumin, pwede nating ano, panggamot sa sipon. Pwede ito siguro yung luya, bawang, sibuyas, kamatis, tsaka tilapia. Yung sa Pangasinan, ang tawag namin insular. Oh, insular. Wala kong flavoring ng sinigang flavor, kaya pwede na siguro yung konting limon kasi maasim naman na yung kamatis. So yan, una ang ginawa ko, nagpakulo ako ng tubig. So half kaserola lang, mga kabeshi. Kumulo na yan actually. Tapos ilalagay ko lang yung ano, ilalagay ko lang itong luya. Napapansin niyo mga kabeshi, hindi ko binabalatan yung luya, pero sinur ko naman na malinis yan, na brush ko yan, nilinisan ko yung balat niya. Kasi parang sayang din eh kung matanggal yun. And then, yung sibuyas. Yan. Tapos itong bawang. Yan. So, hahayaan ko lang maluto yung mga rekadong nilagay ko. Yan. Yan mga kabeshi. Tapos, mga 5 minutes siguro kukulo na yan. Tapos ilalagay ko yung tilapia. Yung tilapia, ano, boneless tilapia. Tapos, pag naluto, lalagyan yan ko lang paminta tsaka asin. Tapos, papatakan ko lang ng konting lemon. Yan mga kabeshi, comfort food ito. Mas malalasa natin to pag kunyari sinisipon tayo or inuubo. Kasi maganda rin kasi yung sasabaw, kailangan natin ng maraming fluid sa ating katawan. Yan mga kabeshi, mamaya papakita ko yung finished product o yung pagkaluto ng ating insular na tilapia or sinigang na tilapia in my simplest ricado. Beshi, ito na yung ano, aking salabat with tea and lemon. So yan, nakikita nyo yung nandyan pa yung lemon. Nilagyan ko lang ng ano siya, ketsi kapiyot na sugar. Ano lang, kalahating kutsarita na sugar. Kasi kailangan ko rin para mas madali kong maubos. So yan mga kabeshi. So pinakamura. easiest. Seasoning powder. Yan. Yan ang kabeshi. Simple-simple lang. Tapos, lalagyan ko ng paminta. Konting asin. At ilalagay ko na yung tilapia. So, mamaya pala, mga kabeshi, lalagyan ko ng turmeric. Yan. Tsaka paprika. Yung paprika parang powder na red. Pagkulo na ng isda.
Yan mga kabeshi. So, another 5 minutes na pagluluto ng mga isda. Yan mga kabeshi. So, yan mga kabeshi. Amoy na amoy ko na yung kamatis tsaka yung luya. Nilagyan ko pala ng lemon. Hindi ko na lang ipapatak. Ilalagay ko na lang para dumagdag asim. Ngayon, lalagyan ko ng konting paprika para magkakulay. Paprika yung red powder. Yan mga kabeshi. Tapos, yung turmeric. Turmeric, galing yan sa luya. Yellow ginger. So, hindi yan, ano, hindi yan, hindi po yan, ano, artificial condiments. Galing po yan sa luyang pula. So, proven na yan na one of the medicinal root crops. Yan. So, another 3 minutes, mga kabeshi. Lalagyan na natin siya sa low fire. Yan. So, excited na akong, ano, kainin yung aking insular na tilapia in Pangasinan, sinigang na tilapia in Tagalog. Yan mga kabeshi, bagay ito sa malamig na panahon. Actually dito mainit pa, parating na yung winter, pero hindi po okay yung aking ano ngayon nararamdaman. Ako may sipon at saka may konting ubo. So, 2 days na, so kailangan ko ng ano, kailangan ko yan, low fire para maganda yung ano, pagkakaluto. Yan mga kabeshi, so please like and share my YouTube channel, Leia Ijo. For more updates, click nyo lang po yung aking bell button. Tadara ba? Yom tob. Kabeshi, yan yung niluto kong insular na tilapia or sinigang na tilapia. Yan. So, lagyan ko lang ng konting kanin. Pwede na. Pwede nang kainin. Nutritious. Simple yung niluto. Tadara ba? Karga yung aking chan mga kabeshi. So, iinumin ko na tong aking alaiyang sa labat with lemon and tea sa labat. Nilagyan ko lang siya ng ano, kalahating kutsarita na sugar. Tudara ba? Shabbat shalom sa inyong lahat. Karga yung aking chan mga kabeshi. So, iinumin ko na tong aking alaiyang sa labat with lemon and tea sa labat. Nilagyan ko lang siya ng ano, kalahating kutsarita na sugar. Tudara ba? Shabbat shalom sa inyong lahat.